Welcome back again to our channel. Bago natin simulan ng ating kwento, ay maaaring pakilike ng ating video, subscribe to our channel, and hit the notification bell for more updates! Ang pagpapatuloy ng ating kwentong Sana Dalawa Ang Puso. Alam mo, hindi ako naging ganito kasigurado sa bawat sasabihin ko maliban ngayon. Hirap na wika ni Morgan. Maputlang maputla na si Morgan. Sa kaliwang braso nito ay may tubong nakakabit kung saan dumadaloy ang dextrose. Habang sa kabilang braso naman ay nakakabit din ang tubo na dinadaluyan ng dugong isinasalin sa katawan nito. Sa ulunan ng kama ay naroon ang mataas na tangkay ng oxygen kung saan lagi iyong nakaantabay upang agad na maikabit sa dalaga kapag kinampos ito ng paghinga. Habang sa gawing kanan naman ay naroon ang iba't ibang aparatos kung saan rumirehistro ang mabagal na pagtibok ng puso ni Morgan. Sa kabuuan ay nakakapanlumo ang kaayusan ng dalaga. She's not the same person na unang nakita ni Maddie after 23 years ng pagkakahiwalay. Morgan, paano ko magagawang magpanggap na ikaw? Hindi ko naman kilala si Ethan. Naiiling na wika ni Madison. Gusto man niyang magalit sa kakambal dahil sa weird nitong kahilingan ay hindi niya magawa. At paano ko magagawang mahalin at pakasalan ang lalaking hindi ko pa nakikita? Napasigok si Morgan. Pasensya ka na. Masyado lang akong desperado dahil... alam ko. Naaawang pinisil niya ang kamay ng kapatid. Sobrang mahal mo ang lalaking iyon kaya ka nagkakaganyan. Kaya lang, napaka-imposible ng pinapagawa mo sa akin. Muling napasigok si Morgan at nagbaling ang tingin sa ibang panig ng silid na iyon. I don't love a man before the way I loved him. At nangako ako sa kanya, papakasal kami pagbalik ko. Ayoko siyang biguin. I know how much he loved me. Sobra siyang masasaktan kapag hindi ko yon tinupad. Nakahanda na ang lahat, Maddie. Ang damit ko. Tumingin sa kawalan si Morgan at sumilay ang isang matamis at nangangarap na ngiti sa labi. You're going to like it. Napakaganda ng pagkakagawa niyon. Alam mo bang ipinatahi pa iyon ni Ethan sa isang kilalang mananahi sa Pilipinas? But he could understand. Hindi mo ginustong magkasakit at... Alam ko nang may sakit ako nang tanggapin ko ang pag-ibig niya. Akala ko lang hindi ganun kalala. Isa pa, gusto kong lumigaya. Pero paano ko magiging maligaya kung kahit saan ako pumunta? Alam kong maiiwan siya na nagdurusa. Morgan, lalaki naman siya. Madali para sa isang lalaki ang maghanap ng bagong mamahalin kapag... No! Hindi ko matatanggap kapag nagmahal siya ng iba maliban sa akin. Morgan! I'm sorry. Hindi ko alam ganito pala ako ka-selfish. Napasigok ang babae. Pero maisip ko pa lang na magmamahal ng iba si Ethan ay parang dinudurog na ang puso ko sa pagkabugho. Pero kapag pumayag akong pakasal sa kanya, para na rin siyang nagmahal ng ibang babae, Morgan. Hindi. Dahil sakali mang mahalin ka niya ng husto, ibig sabihin niyon ay ako pa rin ang mahal niya. Dahil mukha mo lang ang lagi niyang nakikita. Unti-unti nang nakadama ng galit para sa kakambal si Madison. Pero pilit pa rin niya itong inunawa. Morgan, napakahirap ng pinapagawa mo sa akin. Hindi mo ba naisip ang sarili mong kalagayan? Paano naman ako? May boyfriend nga ako. Pero, mahal mo ba siya kagaya ng pagmamahal ko kay Ethan? Ewan ko, magkaiba naman tayo ng sitwasyon, hindi ba? Hindi na lang makakaibo si Madison nang sabihin ni Morgan na, kung mahal mo siya, sana nandun ka sa kanya at wala dito. Saka mas masarap magmahal ng Pinoy, kaya si Ethan na lang ang mahalin mo. Dr. Valdez, nag-flatline na po ang heartbeat ng kakambal ninyo. Bahagyang ginising ng Pilipinang nurse na pumasok sa silid ang dalaga. Ha? Agad na napabalikwas ng bangon si Maddie na nagpapahinga. Anong sabi mo? Pagkuway na patingin siya sa monitor ng aparatong nakakabit sa kakambal. Oh my God! At ganoon na lang ang gimbal niya nang makita ang diretsyong linya sa monitor.
Give her artificial resuscitation! Naghahol siya sa paghahabol sa huling hininga ng kapatid. Katulong ang mga nurse at dalawa pang doktor na gumibik sa kanila at pilit pa nilang ibinabalik ang buhay nito. I'm sorry, Dr. Valdez, but she passed away. Sa huli ay sumuko na ang kasamahan niyang mga doktor. No! Napasigaw na lang si Madison at tuluyang napaiyak. Nang malaman ni Rona ang sinapit ng anak ay nag-hysterical pa rin ito. Oo nga, at tanggap na ng ginang ang kapalaran ng anak na nakasama mula pagkabata ay sobrang sakit pa rin ang nararamdaman nito. Pilit namang hinamig ni Maddie ang sarili upang manatili ang presence of mind. Ang isipin noon na may kapatid at ina siyang naiwan sa Pilipinas ay napakasakit na. Pero mas masakit pala iyong nakilalang at nakasama nga niya ang kakambal pero sa sandaling panahon lamang. Matapos ipakrimit ang bangkay ni Morgan ay masinsinang nag-usap ang mag-ina. Anong balak nyo ngayon, ma? Malungkot na tanong ni Maddie sa ina. Balak kong umuwi muna sa Pilipinas, anak. Kailangang malaman ni Ethan ang bagay na ito. Kawawa naman siya. Patuloy siyang naghihintay sa kapatid mo kung... Ma, huwag muna. Bigla niyang nasabi. Ha? Abay, bakit? Patay na si Morgan. Wala nang dahilan para... Hindi ako matatahimik, ma. Pakiwari pa ulit-ulit kong naririnig ang kahilingan niya na magpakilala ako kay Ethan bilang siya. At hayaan kong lumigaya ito kapag nagpakasal ako dito. Ano? Anak, wala na si Morgan. Wala nang dahilan para... Ma, baka hindi matahimik si Morgan saan man siya naroon dahil hindi ko tinupad ang kanyang huling kahilingan. At isasakripisyo mo ang sarili mo sa... Hindi naman ho agad-agad. Gusto ko lang siyang makilala. Kapag napatunayan ko ang tunay na pag-ibig na iniukol niya kay Morgan, baka makumbinsi nga ako na pagbigyan ang kahilingan ng kakambal ko. Napakasalan si Ethan. Anak, hindi ba't may nobyo ka? Hindi ho totoo yun, ma. Sinabi ko lang iyon kay Morgan noon para huwag niya akong kulitin sa bagay na ito. Ang totoo, matagal na kaming break ng lalaking iyon dahil hindi kami magkasundo sa mga paniniwala sa buhay. Pero, ma, tulungan mo akong kilalanin si Ethan. Kung marami mang naikwento sa akin si Morgan noon tungkol sa kanyang nobyo, gusto kong marami pang malaman tungkol sa kanya mula sa inyo. Sigurado ka ba, anak? Ang totoo ho, hindi ho ako ganoon kasigurado. Pero susubukan ko ho. Kung uuwi tayo sa Pilipinas at makakaharap ko ang lalaking iyon at may nakita akong pangit na ugali sa kanya, siguro ay magkaroon na ako ng dahilan para huwag sundin ang kahilingan ni Morgan. Napabuntong hininga si Rona. Sa madaling salita, hahanapan mo ng kapintasan si Ethan para huwag kang pakasal sa kanya? Oho, paano kung wala kang makita sa kanya? Alam mo bang sa loob ng mag-iisang taon na naging magnobyo sila ng kakambal mo ay wala akong nakitang pangit na ugali kay Ethan. Totoo ang sinabi ni Morgan, he's too good to be true. Kaya nga lalo siyang nahumaling sa lalaking iyon eh. Then fine, at least napatunayan ko na karapat dapat lang siya sa pagmamahal ni Morgan na kahit hanggang sa huling hininga niya ay kaligayahan pa rin ng lalaking iyon ang iniisip nito. At pagka ganun ay pilit kong paliligayahin ang lalaking mahal niya. Walang masabi si Rona kundi ang mapailing. At ngayon nga, nakarating na sa Pilipinas ang mag-ina. Lihim nilang sinubaybayan si Ethan upang malaman nila kung gaano katapat ang binata kay Morgan. Anong masasabi mo sa kanya? Untag ni Rona sa lumilipad na kamalayan ni Maddie. He's handsome. Isa siguro yon sa dahilan kaya sobra siyang minahal ni Morgan. Formal ang mukhang wika ni Maddie habang nakatanaw pa rin sa binata ngayon ay nakasakay na sa kotse nito. But looks can be deceiving. Baka dinaya lang niya si Morgan ng gawapo at maamong mukha ni Ethan. Mas makikilala ko siya kung lalapit ako sa kanya. So, kailan mo balak makipagkita sa kanya? Tomorrow. Sapat na siguro ang lakas ng loob ko bukas na harapin siya upang magpanggap ako bilang si Morgan. Pagguway minanoobra na ni Maddie, paalis ang dala nilang sasakyan. At nang gabing iyon, naging balisa si Maddie. Nakatatak sa isip niya ang gwapong mukha ni Ethan
na noon ay sa larawan pa lang niya nakikita. Baka maraming babae rin ang nababaliw sa kanya. Dapat ay naging alisto noon si Morgan. Baka hindi niya nakikita ang ibang pangit na katangian ni Ethan. Pilit na pumikit ang dalaga upang pawiin ang imahe ng binata sa kanyang balintataw. Ngunit hanggang sa kanyang panaginip ay mukha ni Ethan ang kanyang nakaulayaw. Humihingal na nagising si Maddy mula sa isang nakahihibang na panaginip. Si Yaraw at si Ethan ay magkayakap, magkalapat ang labi at pawang humihingal sa pananabik sa isa't isa. Shit! Malakas siyang napamura at naiiling na umalis sa kama. Paano nga pala ang gagawin ko kapag hinalikan niya ako kapag nagkita kami? Bahagi iyon ang pagiging magnobyo nila ni Morgan. Balisang nag-shower si Maddy upang simula na ang araw na iyon sa pakikipagkita kay Ethan. May makita kayang kapintasan si Madison kay Ethan para hindi tuloy ang kasal? O matuloy kaya ang kasal habang nagpapanggap si Madison bilang si Morgan? Para sa mga susunod pang kaganapan, maaaring pakilike ng ating video, pindutin ang subscribe button, pati na rin ang notification bell for more updates!